Sir, advice naman po. Gusto ko nang mag-resign sa trabaho ko. Anong pwede kong gawin? Yun! Hindi ko alam kung bakit mo yan itanong sa akin, boss. Yan, pwede ba naman pag-re-resign sa akin mo itanong? Kay Chinky mo yan itanong, sir. Hindi, joke lang. So, siguro nakita ni sir yung vlog natin about doon sa pag-re-resign natin sa trabaho. Yan, siguro. Hihingi lang siya ng konting advice. Although, marami na rin tayong napagdaan ng resign na yan. Tell guys, sa totoo po, hindi po talaga ako tumatagal sa trabaho. Yan, pinakamatagal kong trabaho, mga boss, 4 years. Tapos nag-resign din po ako kasi may nilipatan akong sa tingin ko mas maganda dyan sa pinagtatrabuhan ko. At ilang beses na rin po ako nag-resign. Yan. Siguro hindi lang po talaga ako design sa pagiging isang empleyado. Kasi yung goal ko talaga sa buhay, mga boss, ay maging isang vlogger. De, maging negosyante. Yun talaga yung gusto kong gawin, magnegosyo. Kasi alam naman natin na sa negosyo, pwede kang umasenso. Real talk yan. Sa pagiging isang empleyado, mga boss, ibigay mo man yung 200-300% mo dyan, yun lang at yun yung kikitain mo dyan. So, pero ang tagal kong naging empleyado, mga boss, hanggang ngayon open pa naman ako kung may mga opportunity yan. Pero ngayon kasi, mga boss, mas nagpo-focus ako sa kung ano meron ako ngayon, yung negosyo ko, yung tindahan namin, yung pag-affiliate ko, yung pag-vlog ko, yun, yung marami. Kasi mas nagagawa ko yung gusto kong gawin ngayon, na parang malaya ka. Kung sa manok, malaya kang makapag-cut kahit saan mo gusto. Malaya kang lumipad kasi hindi ka na nakatali. Parang ganun. So, yun lang, boss. Ang tanong ko lang sa'yo, bakit ka magre-resign? Rason mo ba is toxic dyan sa pinagtatrabuhan mo? Or may lilipatan kang mas maganda kaysa dyan sa trabaho mo ngayon? Or mag-abroad ka? O baka magninegosyo ka? Yan lang naman. Apat lang naman yung pwede maging possible dyan. Or tatlo. Toxic. May lilipatan kang bago, magnenegosyo, parang ganyan. So, alin man dyan yung rason mo, sa lahat ng nabanggit ko, ay pag-isipan mo mabuti. Dahil at the end of the day, ikaw lang naman yung mag-decide dyan. Hindi naman yung ibang tao. Kasi ikaw naman yung magdadala ng sarili mo. Ayan. Kung sa tingin mo, ano yung nararapat mong gawin, sundin mo. Follow your heart. Ika nga. Diba? Kasi yun naman laging yung ginagawa ko eh. Alam mo ba, hindi na ako nangungonsulta kahit kanino kapag nagre-resign ako. Ako na lang, pumapasok ako sa kwarto ko, nag-iisip ako ng anong magandang gawin. Iniisip ko yan, tapos, siyempre huwag ka muna mag-resign. Halimbawa, wala ka pang emergency fund, wala ka pang ipon, tapos magre-resign ka, huwag mo muna gawin yun. Yan, kung may plano kang magnegosyo, pwede mo naman siguro ipagsabay yung negosyo saka yung trabaho mo. Ngayon, pag nakita mo na yung negosyo mo, kumikita na at mas malaki pa yung income mo dyan sa negosyo mo kaysa dyan sa trabaho mo, dun ka na mag-decide na mag-resign. Huwag ka munang mag-resign, saka ka palang mag-put up ng business. Kasi hindi mo pa alam mo yung mangyayari dyan sa negosyo mo. Malay natin, malugi. O diba, ipaano ka ngayon? Tapos, kung lilipat ka naman ng trabaho, make sure mo na kapag nag-resign ka dyan sa trabaho mo, makapag-start ka na dun sa kapila. Diba? Yun lang. At ang maganda talagang gawin mo, mag-ipon ka muna. Mag-emergency fund ka muna. Kahit 6 months lang ng sweldo mo. Yan yun, mag-ipon ka muna para kahit pag-resign mo, wala kang gagawin, hindi ka makapagtrabaho kaagad, wala kang negosyo kaagad, mabubuhay.